morning mga ka-pork chop. Dumating na yung pinakaantay natin na ano, no? Na yung sinabi ko sa inyo na dati pa na may binibili akong ano, may binibili akong microphone. At saka ito na yung one of the best live streaming microphone na ginagamit ng mga professional na DJ. Tapos yun, nakabili lang kasi ako dati ng ano, ng isa pang microphone condenser na medyo high quality naman siya, high end quality siya, pero ito na order ko na to, mas nauna pa doon. So itong ano ko, yung isa ko to na newer, meron pa akong isang Japanese brand, yung ano, Audio Technica. Magandang klaseng contender din siya, magandang klaseng contender na. Kaso lang itong in-order ko talaga, ito yung pinaka gusto ko. Mas nauna pa to sa newer na to, tsaka yun sa Audio Technica. Kaso lang late siya nang dating, gawa ng in-demand siya na condenser microphone. Kasi sobrang ganda niya, ganda yung quality niya. Kaya itong binili ko, pwede niyong dadalhin kahit saan kayo mag-travel, tsaka kung saan niyo gustong mag-LS or mag-live stream. Kaya sa mga live streamer dyan, to those who are doing live stream in YouTube or Facebook, this is the best microphone condenser for you guys. So we're going to do the unboxing now. So ito na po guys, yung in-order ko online, dumating na rin. You know, one of the best live streaming microphone condenser. So buksan natin guys kung anong laman ito. You know, Rode microphone. Ayan, buksan natin. Ayan, nakashell pa talaga yan guys. Ayan, nakashell pa. Buksan natin ito. Kung ano talaga yung laman ito. Ayan. Excited naman kayo guys. Wala natin guys kung anong laman ito. Ano talaga? Sobrang tagal ko nang inintay ito. Ayan na. Yun! Mahap yung laki pala. Ito yung laman guys. Tapos mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano price. Medyo may kamahalan siya ng konti pero worth it di kasi subok na to, tiningnan ko yung review. Tapos yung Rode kasi, Australian brand siya. Sa lahat ng hindi nyo pa alam, mostly ng Australian brand guys, na mga product, mga ano yan, mga matibay, saka subok. So ito na guys, grabe yung lalagyan niya. Yan o. So, angat natin yung stand. Ito yung stand niya. Medyo malaki pala yung microphone. Yan ang stand. Nakikita niya yung stand. Tapos, yung USB niya, sobrang haba pala. Ano kaya ito? Sobrang haba oh. Parang halos 3 meters yung wire niya. Ah, sobra pa nga ng 3 meters. So, yan yung wire niya guys. Yan oh. Sobra nga ng 3 meters. Sobrang haba. Yung wire. Lagay lang na natin yung wire ito. Uy! May pouch din siya. Oh, may pouch. May pouch siya. Oh. Pwede natin lagay yung microphone dito. Nandyan yung manual guys. Yung manual lang ano ng yung microphone. Oh, may sticker pa ng kasama. I love Rode microphone. Tapos yung maganda nito yung pouch. Kung kahit saan ka mapunta, ilagay mo lang yung microphone dito. Pwede mo nang nibit-bitin kung mag-LS ka nang. Kung mahilig ka talaga mag-LS. So ito na guys, yung pinakaantay natin, yung microphone na mismo. Bango pa. Bagong-bago. So ito na yung microphone guys. No? Wow! Ang laki pala nito.
Ayan, yan yung Rode microphone. Mapansin mo talaga siya guys na sobrang matibay siya kasi yung quality niya matibay yung mga ang tawag ito, mga parts na ginamit o materials. Siya, metal. Yung yung filter lang, medyo plastic siya pero medyo siya tingnan kasi tawag dito may social siya, tingnan kasi may logo ng Rode. May logo naman siya ng Rode dito. Yan, sa gilid, yan ang nakita nyo. Tapos, nakalagay ito. Design in Australia, may nakalagay. NTUSB, Design in Australia. Ang ganda. Tapos, itry natin guys, yung tanggalin muna natin itong Maya, dalhin ko yung laptop dito para i-try natin yung laptop dito. Parang pinaka-cover lang pala ito. Para hindi siya alikabukan. Yan yung parang yung tag siya. Naka-cover lang pala siya. So, yan. So, ito, pwede mong ilagay ito sa mga ibang stand. Wala kasi siyang stand na mga malaki. Ang nagustuhan ko talaga dito yung yung filter niya. Ang ganda ng kulit eh. Yung mga microphone din nagamit ko ng sa camera microphone, mga Rode din yung binili ko rin dito sa Australia. Mga Rode din yung brand. Kasi subok na nga yung Rode, kilalang-kilala na sa sa mga camera na microphone. Yan. Tapos ang naman yung stand niya na yung stand niya na libre, medyo maiksi lang siya. Saka maliit lang siya. Pero pang lang talaga, pang live stream na So, yan guys. So, ganun natin Maano daw yung pickup nito eh. Maganda daw yung pickup nito. So, kahit dito mo siya ilagay, malayo, malakas daw yung pickup niyan. Halimbawa, mag-live stream ka, i-connect mo lang to dito sa sa microphone. Ayan. Ganyan. Ganyan. Ayan. Ayan, nag-on na siya guys. Tapos ngayon, hello, hello. May adjustment siya dito guys. Dalawa. So, ito yung sa taas ay microphone. Ito naman sa headphone. Tapos kung mag-headphone kayo, pwedeng i-direct nyo na yung headphone nyo dito kasi may volume din siya. Adjustment dito sa baba. Dalawang siya eh. So, pag nasaksak nyo na sa sa laptop nyo, desktop, automatic na siya na mag-power on. Nakikita ko na yung na nag-power on na siya. Tapos, yan, mga niya, magagamit niya na siya. Yan, nag-power on na siya. Kasi mataas yung review nito eh. Yung Rode na microphone na USB. Yan na siya guys. Yan yung pinaka-itsura niya. So, ganyan. Tapos yung, yan, pwede niyong ikot din. Pwede niyong kahit pwede nakaganyan. Pwede nakatayo. Yan guys. So, yung price pa naman nito, medyo may kamahalan talaga siya. Halos to? So, $250. So, times nyo ng 34
34 pesos per $1 in Australian. So, mga almost 249 Australian dollars times 34. 8,400 guys yung price nito, pero worth it kasi sobrang ganda ng quality nito. Nang gumagamit ng Rode NT-USB, satisfied sila sa product na to. Kung tingnan niyo yan sa ano, sa product review ng ano sa internet, yung ano Rode NT-USB, yan yung product name. NT-USB to. Yan. Rode NT-USB microphone, yan. Tingnan nyo yan para malaman nyo yung review, makikita nyo yan sa internet. Yan guys, yan na yung sagot sa mga mahilig mag-LS. Yan na yung sagot sa para hindi ka na gaanong sumigaw pa sa LS nyo. At saka, kasi nung nagsimula ako mag-LS, lagi akong napapaos, mga dalawang araw na nagpapaos na ako. Pero dahil meron tayong microphone, yan, nakakatulong yan sa ano, pag baba na lang ng boses natin, kasi pipick upin na ng mga microphone yung boses natin na klaro yung ilalabas niya doon sa nakikinig sa live stream natin. So, yun guys, highly recommended ko sa inyo, Rode NT-USB na ano, pang live streaming. Tapos ito guys, ang maganda pa dito, pwede mo siyang i-attach to sa ibang mic stand. Bumili kayo ng mic stand, yung mga mumurahin lang, may mabili kayo ng 500 up to 1,000, ganun. May mabili kayo dyan sa, ano, sa Lazada or sa Amazon or kung saan country kayo, kung nasa Middle East kayo, alam ko mayroong sok.com dyan. So yan. Pwede nyo siyang bilhan ng stand. Tapos, i-attach nyo lang siya. Tapos, nakita nyo yung butas dito. Diyan nyo isaksak yung ano. Yung parang pin ng stand na bibilhin nyo. Meron kayong mabibiling newer na stand din. Nasa mga $13 to $25. May idea din kayo guys na ano, kung sakaling ganito ang bibilhin nyo. Basta ito na, ito yung sagot sa mga nagla-live stream dyan. Kasi yung Audionetica maganda rin. Tapos kung mura talaga ang gusto nyo, yung newer na brand. Maganda din yun, pero ang the best quality, pinag-compare ko yung tatlo. Siguro ito na yung sa mga materials pa tayo, based sa material. So yung newer naman, yung newer ko at saka yung Audionetica ko, kinumpara ko yung outcome ng quality ng boses, mas maganda ang Audionetica, Japanese brand yun siya, kaysa newer. Tapos ito, malalaman natin na sinong mas maganda sa kanila. Yung newer ko, at saka yung Audionetica, at saka itong Rode NT-USB. So, yun guys, yun yung vlog natin ngayon. Sa playlist ko, mayroon akong mga ano dyan na unboxing ng ano, ng mga gadget. Nakalagay sa playlist ko, gadget ni. Tingnan nyo lang. So, lahat ng gadget or mga kitchen equipment, ilalagay ko dyan sa playlist ko ng gadget ni. So, see you in the next vlog guys. Kuya Dong Officials, thank you. Kuya Dong Vlogs, thank you, salamat sa lahat na sumusuporta sa akin. See you next time. Thank you guys.